We're gonna be talking about the candle, the day after candle, ano, which is yung blow of candle. What happens on day 2, right after the ceiling play. I-discuss natin ng mabilisan lang, ano, yung the day after candle, which is the blow of candle. So, sino sa inyo yung nakasakay ng nickel or FNI play or yung mga nickel stocks natin like Ore, Mark, ano ba ba? Kasi ayun lang yung apat na tinitignan ko pagdating sa ano, ano. So, I hope karamihan sa inyo kumita, nakachupit, or napuruhan to in the past 2 days. Okay? So, what you're seeing right now is the stock, the chart of nickel. The daily chart of nickel, ano. So, I hope nakapagbenta kayo sa taas or malapit sa taas itong nickel. Pero ito, i-discuss ko lang, i-run through lang natin, ano, kung ano ba yung nangyari sa nickel. So, yesterday, please look at this candle. Yesterday, nag-ceiling yung nickel. Nagkaroon ng gap up. That's a sign of strength. May breakout. That's a sign of strength as well. Let's take a look at the MAs kung nag-breakout. So, above all the MAs. Actually, matagal na pala siyang nag-breakout doon. Okay, so definitely yung mga position traders nakasakay na yan. Or swing traders, may mga nakasakay dito sa momentum na to. Or yung Almoranas breakout dito prior to the ceiling, baka nasakyan ng ibang mga traders na position and swing yung major strategies nila sa trading, ano. Tapos that's a sign of strength, of course, dahil nag Almoranas breakout doon and then nagkaroon ng gap up after that and then nag ceiling, which is again another sign of strength because that's already a parabolic move. A ceiling play is already kumbaga automatically considered as a parabolic. And never nag-ceiling kasi saka naman nakakita ng 50% in just one day. That's too much. Now, but in for the entire 2 days since nung nag-gap up siya, umabot to ng around mga 80 something. Yung buong move niya, 86%. Now, that's ano, no? That's wow for a stock like nickel, ano, kasi itong nickel pwede itong pumasok sa second liner na stock, Nickel Asia. So now this could be pwedeng meron tong catalyst fundamentally or merong rumors or what, pero hindi na natin yon kailangan malaman kasi price action is still king. Ipangahawakan mo yon, baka malamang bumili ka pa dito or naka-hold ka pa dito, no? So as much as possible, what we want to happen is for you guys to trade using price action only, ano, without the hope of without the fundamentals and rumors or news, ano, kasi ayun yung nagbibigay sa atin ng ano, false hopes most of the time sa mga ganitong klaseng stocks. Okay, so nag-ceiling kahapon and then nag-gap up during the morning session. So ito na yung parang tinitignan natin or ito na yung the day after the ceiling, which is the blow of candle, ano. So normally the day after ceiling is expected yung gap up. Why? Because there are unfilled bids, unfilled buyers at the na nakapila doon sa ano, sa ceiling price that are willing to buy pero hindi na sila makabili because merong ceiling, binigyan ng PSE yung ceiling hanggang dito na lang yung stock. Now if walang ceiling yon, kung walang, let's say walang ceiling yung facility ng PSE, dito magko-close, dito aabot yung presyo and then dito siya magko-close. Diba? E kaso may ceiling, so hanggang dito lang siya inabot. Kaya the next day, ayun yung nangyaring move. So that's the market psychology behind it, ano. So ayun, kung walang ceiling, dito talaga siya. Pero dahil may ceiling, hanggang dito lang siya. So merong mga nakapila dyan, merong mga milyong-milyong buyers and shares na nakapila dyan yesterday. Now in the morning, nag-gap up yung stock. So gano'n baka kataas yung ginap up ng stock nung opening? So, nag-gap up siya ng around 4.36, 4 point something percent, which is not
so not too much, not so high as yung ine-expect kasi natin usually ng mga gap ups na ganito is around mga 15% at least. So yung mga weak hands na gustong makabenta agad on the first 3 minutes, on the first bar, on the first candle, baka na mga napabenta na yan dyan sa ano, sa 4.36%, which is not so much yung gain kung magbebenta ka sa 4.36. Now yung mga nag-hold naman, so punta tayo sa 3 minute chart, ano, yung mga nag-hold in the next 9 minutes, ano, or 3 candles, medyo naka-gain sila ng at least siguro mga 20% dito. So umabot ng 20 something percent. So merong 24% na move yung ano. Now I don't suggest, ano, dun sa mga bago pa lang, yung iba kasi pag hindi sila nakakuha sa ceiling, ang ginagawa nila is bumibili sila at the open. Now if hindi ka pa masyadong sanay sa ganitong klaseng momentum and volatility, I don't suggest that you do it. Ako nga, bihirang-bihira ako. Siguro mga once or twice or three times ko lang nagawa to, in my entire career. So, pero kung kunyari, let's say, nakabili sa open yung mga talagang nagpumilit, ano, at talagang humabol. Kasi yung day two, this is the humble day if you are a buyer. Remember guys, pipili ka lang. Every single day, pipili ka lang kung nasan yung position mo. Especially for momentum stocks, kung buyer ka ba or seller. So, kung magbabuyer ka dito at nakabenta ka dun sa taas, ano, swinerte ka, no? 18 point something yung move na yon. Siguro pwede ka kumita ng at least max ng mga 15% kung sa open ka to, ng candle today nakabili. Kung hindi naman, kung yesterday's close ka naman nakabili, malapit sa 20% definitely kung nakabenta ka halos sa taas. Now, nagkaroon na definitely ng resistance doon. Okay. Kaya bumagsak in the next few minutes si nickel. Now, ano ba yung nangyaring resistance dito kay nickel? Let's take a look at. So, itong problema kapag you are trading a downtrending stock, maraming resistances sa left side. So, ayan, kita na natin. Let's shift to the weekly. Weekly view, ano, para makita nyo. So, meron pala tayo ditong parallel Darvas resistance. Okay, so ayun pala yung parang pinaka nag-resist kay nickel, ano. So ang play pala ni nickel is actually a what? Actually a sideways play, just like what happened to anong stock 'yon? Anong stock yung nag-sideways na ganito? Pakilagay diyan. I-stretch natin, okay? Yan, ayan yung sideways range ni nickel. Sobrang haba na to. Kailan tayo nag-start dito? Ito pwede. Okay, yung bottom nito was 2016. That's 3 years. 3 years sideways of nickel, ano. So, yun. Tama si Sir Carl De Los Santos. Just like what happened to now. So, same sila ng structure. Let's take a look at the daily chart. Kung meron bang breakout sa DB50 yesterday. So, meron, ano. Way, way above the DB50. So, yung DB50 is andito. Okay, nag-close ng 20% above yung nickel. But then, expected to. Yung mga swing traders. Yung, let's say, kung titignan mo to in a market psychology point of view, isipin mo na lang na maraming naipit dito sa side na to. That's why may mga sellers diyan, nagigil na mag-sell, ano. So medyo ayan, mga 3 years silang naipit diyan, kaya talagang binentahan yung nickel kanina. Pero ganun talaga if nakabenta ka malapit doon, medyo pinpoint accuracy yung naganap kasi halos malapit talaga siya dun sa parallel Darvas resistance. And anong presyo to? Tingnan natin yung presyo nito, yung taas nito. It's 4.98 or malapit sa 5 piso, no? 4.98. Ay, putik. Lagay natin yung 4.98 dito. Ala, choosy, ha? 4.98. Yun! So, dun pala siya nag-resist, ano?
kitang-kita naman. After that, biglang bumagsak yung stock papunta ron. So, ang nag-hold, okay, so meron na naman tayong play dyan. Ang nag-hold dito na, no, ng support is, of course, itong gap. So, meron tayo dito ang gap support. Malaki yan, no? Yung range nito is yung 4% na gap up, ano? So, from the close ceiling price na yesterday to the opening, ayun yung parang medyo nag-overshoot pa nga, no? Pero halos doon lang siya sa upper side ng gap. Talagang nag-react agad doon. So, nag-overshoot, pero the next candle, what you're looking at pala is the 3-minute chart of nickel. The next candle, nag-rebound. So, may mga swing traders and bounce players na nakasakay dito. Ano? So, kapag gaganyan, for those na nakakaintindi ng blow-off sa inyo, what you're after is usually yung quick back lang. Ano? Kasi, hindi mo na expect na magkakaroon ng ceiling muna, no. Ang gusto mo lang is kumita muna at makachupet, no, for your second round or third round, ano. So usually ang magandang selling price dito is of course yung DB50, ano. So we're gonna plot a DB50. So kung kunyari, let's say nakabili ka around here, there's a huge chance na dapat nagbenta ka dito, no, kasi there's a DB50 resistance here. Okay. There's a DB50 resistance there and meron parallel Dharma's resistance dito. Yung previous Dharma's box na binagsakan, ano. Kasi what happened to nickel a while ago was nag-consolidate muna siya dito before siya tuluyang bumagsak. Okay, so mga nasa nearing 11 AM to, no. Tapos pa ganun, pataas ng pa ganun yung ano. Kung kunyari, let's say nagawa mo yung trade na yan, that's a 10% move. So, pwedeng kumita ka ng mga around 7 to 8%, ano, neto, kung na-execute mo ng tama. So, yung mga looking for a quick buck, for a quick bounce, definitely na-trade nila yan. Now, yung mga looking for breakout naman, definitely nakapasok yun dito. Kasi parang this is a sign of strength. But again, yung mga ganitong klaseng, ano, no, yung mga ganitong klaseng moves, ito yung mga parang paasa moves, ano, kasi parang nandito yung area of hope. Baka pagka nag-breakout na ganyan, parang merong, because nag-ceiling siya the day before, merong hope na iniisip yung mga trader na, uy, baka mag-second ceiling to, no. Pero as for me, ang nakita kong pinakamagandang strategy dyan is a blow of candle is a blow of candle. So, ibig sabihin, yung second day, unless otherwise stated by the market, kung hindi talaga siya nag-ceiling, eh, bentahan yon. Now, always remember na sa blow of candle, mas marami yung sellers. Mas marami yung sellers. 80 to 90% na nandyan are sellers that are willing to sell, ano? So, kung titignan mo yung volume, blow of candle is always, the volume in the blow of candle is always higher than the ceiling. Let's put volume. So, ayun, oh, always, ayan, that's another indicator na blow off yun. Maraming sellers yan, ano. Yung volume na to are sellers and yung mga humahabol-habol na buyers. Pero, majority ng nandyan are sellers. So, ayan ang isang indication na nag-blow off na. Sumasabog na yung stock, ano, nagka-crash na, no. So ito yung parang pinaka naging bentahan, area of bentahan, that's the distribution phase ng mga sellers. Okay, pero may mga pumasok dito kasi, uy, DB50 breakout, ano, DB50 breakout, baka mag-second ceiling to. Now ako, I don't usually enter here kasi yun nga, itong area na to, this is the area of hope, yung binibigyan ng false hope yung mga ano. And I've seen a lot of plays like this in the past na nag-implode at hindi tumuloy sa second ceiling, ano, kasi yun nga, there's sellers here. Kitang-kita naman na itong red line na to, ito yung parallel Dharma's natin na 3 years parallel Dharma's resistance. So dito na check siya, uy, merong seller. Ayun yung naging effect ng mga sellers na yon, itong pagbagsak na yan. And again, dito dumidila ulit, eh. So pumupunta ulit siya, pero palaging
anong tawag dito, sineselan. Okay? Pero kung hindi ka na, yung iba kasi ang ginagawa is, pwede mo bang erase trade to? Ito ano, definitely yes naman ano, pero masyadong maliit ano. Kasi kung dito sa pinaka top, so only 9.something%, eh kung dito ka sa body, only 6, hindi masyadong worth the squeeze. Or ewan ko sa inyo ano, pero for me, it's not worth the squeeze ano kung re-range trade mo yan from DB50 to this parallel Darvas resistance. So yung iba kung hindi nakakabili dito kasi in-expect nila magre-resist yon, dito yan bumibili. Sa kumpulan dito. So maglagay lang tayo diyan ng ano no, para lang at least makita niya ng vertical line. Pero diyan sa kumpulan nagbibili yung mga ano, that's a DB50 retest ano. That's a DB50 retest. So yung iba bumibili diyan kasi iniisip nila, uy, magsisiling to no. Magsisiling to. Sabi ko nga sa inyo yesterday, usually ano, usually I don't participate kung kunyari let's say nakabenta na ako dito early on the first 30 minutes, I don't participate na dun sa stock during the blow of candle. Kasi nga, yung emotions involved is hope, which is, pwedeng mapalaki yung mga allocation, yung normal allocation mo dun. Ano? Kasi iniisip mo nga na magkakaroon ng second ceiling. So, yung iba dyan is, of course, nag-drawing ng ano, no? Nag-drawing ng ascending triangle, syempre, no? Kasi para, ascending triangle. So, drawing ng ascending triangle dyan. Okay? So, ayun yung, wait lang ah. Again, gawin na lang natin na ganito. Okay, so, nag-drawing ng ascending triangle. That's a higher low. This is also a higher low. So, parang, technically pwede pa rin naman that's still buying on support kasi in confluence yan with the DB50, 'di ba? Pero ayun na nga yung naganap during this time, which is around 1506 to 1509 ano. So binagsakan na yung ascending triangle ng mga sellers. Binentahan na no. So nawala na yung ano, nawala na yung idea of an ascending triangle. Now that leaves you with two trade ideas, is whether yung Darvas for tomorrow ano, yung Darvas box bottom, which is around here. Okay, Darvas box bottom, isipin mo kung magsusupport yan, or of course the breakout. Now between the two, Sophie's choice na naman ano, between the two, I would prefer yung breakout ano, kasi again, yesterday, today is the blow of candle. Now, what will happen the day after ng blow of candle is yung confirmation ng blow off. So, we are expecting it to go down for the entire day, ano? Pwedeng mag-jerk yan. Magkaroon ng knee-jerk during the morning rush, 30 minutes to 1 hour of tomorrow. Pero, the expectation para lang safe, ano? Para hindi masyadong risky yung trading strategies mo is babagsak na yan the next, for tomorrow, for the entire day. So, from 10 a.m., ano? From 10 to 10:30 a.m. until 3 p.m., puro bounce play na. So, nasa'yo ulit kung sasakyan mo yon. Pero syempre, if nag-breakout dito yung stock, if nag-breakout dito sa 5 pesos, ano? Kasi that's a psychological, ilagay na natin yung 5 pesos, psychological resistance. If nag-breakout yan sa 5 pesos, which is, of course, breakout dito sa 3-year resistance, that's another play, which is a boss breakout. So, pwede mo naman pasukan yan. So, I would highly suggest na pagka hindi nangyari yon, watch on the sidelines lang muna yung gawin nyo na trading strategy for tomorrow. So, dito, kung titignan mo rin yung RSI, ano, talagang tinukudan na yung RSI 70. May tukod na talaga doon. Gawin natin tong red ano para makita yung tukod. So that's another indicator that momentum is nauubos na. So ito yan, dito yan banda sa ano, sa area na to. So yung area na to, nandun na yung tukod ng RSI.
tukod moves. Iba, pagka tumukod sa RSA 70 in confluence with a resistance, that's bad, ano. That's why ako, technically, ano, technically pwede kang bumili dito, pero ako, syempre, mas advanced na, ano, kasi nakita ko na yung RSI is weak. Walang buyer's strength. Okay, kaya inaantay ko na lang to na mag-breakout dyan at mag-ceiling. Pwede siguro siyang kukuha. Kasi nasa 20%+ ka lang eh. Always remember na, sabi ko kahapon, ang trigger is 20%, diba? Ang trigger ko is 20%. Kung kunyari, let's say, nag-hold yung 20%, which is in this case, hindi naman nag-hold, then there's no possibility of a ceiling. So, kanina, hindi ko na to ine-expect na magsi-second ceiling to. So, ang negation noon, nung trade idea ko na, ay, mali pala si Cap kung nag-breakout dito sa 5 pesos. Pero hindi. So, normal expectation, blow off. This is just a regular and by the book, blow off. Buti nga, medyo may mga bumibili pa, hindi talaga naging red. Kasi if you take a look at the daily chart of this, green pa rin siya, no? So, nag-register pa ng 9.49% to for the day. Pero dahil merong that entire long week sa taas, that's already the blow off the sellers na nagkabentahan. Okay? Now, let's take a... So, parang anong nangyari dito, si FNI, ay si Nickel yung leader, and then FNI naman yung follower, ano? Kasi kung si Nickel merong 80%+, so, let's 86% for Nickel and for FNI naman. Sukatin natin yung naging run niya, yung naging move niya from the gap up, ano? 34%. So, pwede na. Pero ang laki ng diferensya sa Nickel na 86%, ito 34%. Hindi man lang nangalahati, ano?